Ang pag-uusapan po natin, syempre, wala pa rin patid sa pagsubaybay po natin sa mga nangyayari po dyan sa Negros Oriental. At nagkaroon na po ng movement ang ating Armed Forces of the Philippines. Mahigit po sa 10,000 sundalo ang idineploy po dyan. Katumbas po ito ng 6 na batalyon ng Armed Forces of the Philippines para po sa siguruhin ang kaligtasan at katiwasayan, kaayusan dyan po sa Negros Oriental. At ito din po ang huling araw kung saan ibuburol ito pong si Governor De Gamo. Kung hindi po tayo nagkakamali, ito po kasi yung post ng kanyang Facebook page. Ano? Tonight, March 12, 2023, is our last vigil for our hero, Governor Roel De Gamo. Venue, Capitol, there will be a mass of at 7 p.m. And nakalagay po dito, justice for Governor Roel De Gamo and for those who were assassinated with him. Kindly share. Thank you. Yan. Lakihan lang po natin yung photograph ni Governor De Gamo. Yan. Siyempre, hindi lang naman si Governor De Gamo ang tinitingnan po natin dito, bagkos kasama din po dyan yung 8 pa pong mga napatay saka yung 17 pong mga nasugatan. Isama na rin po natin yung biktima po ng karahasan in the past years dyan po sa Negros Oriental. At kaugnay po niyan, medyo kilalanin pa po natin ang mas malalim kung sino po ba itong si Governor Roel Ragay De Gamo. Kagabi, kung hindi po ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, bahagya po natin siyang naipakilala sa harapan po ng publiko base po sa mga napanood ko kay Attorney Harry Roque. Pero merong paglilinaw kasi ang sinambit ni Attorney Harry Roque ay naging driver ito pong si Governor De Gamo. Pero sa ating pong nakalap mismo na balita ay hindi po driver, kung hindi dati po siyang mangingisda na kung saan naranasan niya nga po talaga ang tunay na hirap sa buhay hanggang sa ito nga po ang naging dahilan para po siya ay makapag-aral, makapagtapos po ng engineering at maging lingkod bayan. Napakaganda po ng kwento ng pagiging politiko nito pong si Governor De Gamo. Kung isa-summarize ko lang muna, no, yung kanyang pagdating sa tagumpay na yan bilang isang gobernador. Siya po ay nahalal bilang numero unong provincial board member noong 2010. And unfortunately, namatay po yung gobernador. Tapos yung humaliling vice-gobernador ay nagkaroon naman po ng seryosong karamdaman. Sa loob ng 3 taon, ito ay 3 buwan, ito po ay pabalik-balik sa Manila o nag-stay na po dito sa Manila for medical treatment hanggang sa hindi na rin po kinaya nito at ito po ay pumanaw. Kaya in the span of 6 months, if I'm not mistaken, sa aking pagkakaalala, from provincial board member number 1, naging gobernador po itong si Governor Roel De Gamo. Pero siyempre, panoorin po mismo natin yung interview sa kanya nito pong si Great Sir Media, ano? Hindi ko po kilala masyado ang pangalan nitong reporter na ito, pero magaling siya. I follow this documentary reporter, kung tama yung pagkakaterm ko ng profession niya, no. Basta reporter na lamang siguro, journalist, nang sa ganun mas general yung pagpapakilala. I-follow niyo po din sana itong Great Sir Media. Meron naman napakalaking subscriptions po ito. 347,000 subscribers. At ito po yung kinukwento ko sa inyo. Ano, unahin muna natin yung pagiging buhay mangingisda nito pong si Governor De Gamo. Ayan, play po natin ito, mga tol. Kung gaano kasagana ang biyayang taglay ng kalupaan ng Negros Oriental, gayon din kayaman ang dagat na nakapalibot sa kanlurang bahagi nito. Kaya naman maliban sa pagsasaka, pangingisda rin ang isa sa naging pangunahing hanap buhay ng maraming Negrosanon. Para sa karamihan, ang pagpatak ng dilim ay tanda ng pagtatapos ng kanilang araw. Ngunit para sa mga mangingisda, ang pagsapit ng dilim ang perpektong oportunidad para makapanghuli ng maraming lamang dagat. Kasama si Governor Roel De Gamo, personal na pinaranas sa aming grupo ang buhay mangingisda.
Madilim na ang kalangitan nang sinadya ng aming grupo ang malawak na karagatan. Sakay ng isang commercial fishing vessel, isa ito sa mga naipundar ng gobernador ng kanyang ipagpatuloy ang fishing business ng kanilang pamilya. Pag sundown, ay mag-ano lang sila, kumakain ng mga ano ba. So, kailangan maaga before one ba, nandun na tayo. Ngayon, sakto pang oras ngayon. Sa isang set, isang ganito, isang career, at saka mayroong maghihila. So, makataktak na tayo ng lambat natin, kailangan mayroong maghila. So, may huli tayo, rich sa career. Kumpara sa nauna nilang bangka, moderno na ang bangkang pangisdang ginagamit nila ngayon. Kaya naman mas madali at mas marami na ang nahahango nilang isda ngayon. Dito makikita mo lahat yung gadgets. Mayroon tayong radar? Mayroon tayong radar? By the way, ito po ay inere sa PTV noong September 1, 2021. At ngayon lamang po ito na i-upload dito po sa YouTube channel nitong si Great Sar. Ilang taon man na ang lumipas mula nang pumasok sa politika, si Governor Ruel De Gamo, hindi pa rin ito nakakaligtaan ang buhay na una niyang nakagisnan, ang pangingisda. Noong 2021, sinamahan ng Unlad Pilipinas team si Governor De Gamo na mangisda sa malawak at madilim na karagatan ng Negros Oriental. Okay, putulin po natin yung pinanonood natin. Dito po tayo dumako ngayon kung paano po siya naging gobernador. Pakikwento sa amin, Bob. Paano naging events no na ganito, naging gobernador kayo? Ganito ito, sir, no? Never in my wildest dreams na naginip ako na maging gobernador ako sa probinsya namin. Hindi ko rin inakalang magiging gobernador ako kasi hindi ako nagkakandarapa na maging gobernador ako. Ang nangyari ganito po, I ran as board member 2010. Then I became number one in the whole province. So after the election, namatay si Governor Macias. So parang tumakbo bakit ako. Bakit siya namatay? Namatay siya sa cancer. Cancer po. Parang tumakbo ako ng vice governor. Oh, kasi immediately after the election, nag-assume ka agad yung ako. Yung vice governor naging governor? Yung vice governor na si Governor Pedrices naging governor. Ako naging vice governor. Tinakbuhan ko, board member lang. So ang nangyari, hindi ko akalain na nung nagsimula ako naging vice governor, 3 months after, nagiging OIC na ako palagi. OIC governor? Governor. Kasi palaging nasa Maynila si Governor Perdices kasi medical check-up. Hindi ko rin inakala na mahahantong sa pagkamatay ni Governor Perdices. So 6 months after, namatay si Governor Perdices. Para bang piniprepare na ako ng Panginoon in the span of 3 months na maging OIC kasi mamamatay yung gobernur. Ngayon, haluan natin ng medyo kakaibang pangyayari kasi kilala nyo si Rudy Baldwin, yung isang manghuhula dito sa Facebook na meron na rin pong YouTube channel. Parang noong October 2020 or 21, hinulaan niya na merong isang kilalang politiko, mataas ang posisyon sa Negros Oriental na papanaw. Pero siyempre, life is certain naman na dahil tayo mamamatay. Di ba? Pero ang punto kung bakit ko ito sinishare ngayon, kasi parang merong masamang circumstances sa Negros Oriental na hindi ko mawari. Bakit ganon? Na kapag ka ikaw gobernador, pumapanaw. 2010, pumanaw ang gobernador, 2. Tapos, nanalo noong 2013, nanalo noong 2016, nanalo yata noong 2019. I do not know, yung pagkakasunod-sunod ng politika. Tapos, ngayon, naupo noong 2022, pumanaw na naman ang gobernador ng Negros Oriental. And sana naman, ito pong pagkakataon na ito, hindi po mangyari sa kasalukuyang gobernador. Medyo may edad na rin po yung gobernador ngayon ng Negros Oriental, pero tingin ko kayang-kaya niya naman
na pamalakaran ang Negros Oriental. Kumbaga, yung mga pangyayari ng sunod-sunod na pagpanaw ng incumbent governor dyan po sa Negros Oriental, huwag nang maulit sa inaharap. Parang ganun kasi yung trend eh, namamatay yung mga gobernador. Sana yung nakaupong gobernador ngayon, eh, kasihan po siya ng ating Diyos at laging pag-ingatan, ibigay ang kaligtasan at saka, syempre, yung protection bilang isang gobernador. Tuloy po natin ang pinanonood natin, mga tol. Nakaranas ka ba na mga comments na hindi yan kakayanin, taga-probinsya lang yan. Parang nahama ka ba sa capabilities mo na mamuno sa Negros Oriental? Noong nag-assume ako as governor, parang lahat ng elites, lahat ng mayayaman, parang ano ka, parang sino yan? Bakit naging governor yan? Anong kakayahan yan para mag-governor? So medyo masakit, pero hindi ko inintindi. In the first place, ayaw ko sanang tumanggap eh. Bakit? Kasi... Hindi mo kaya? Hindi kaya. Hindi ka handa? Hindi pa ako handa kasi all of a sudden, nilagay ka bilang gobernador without experience of being a chief executive. Hindi man ako nagiging barangay captain. Hindi rin ako nagiging mayor. Diretso lang yung governor. Yung kaso lang, na-prepare ako 3 months before namatay si Governor Perdices. Eh, nag-assume lang ko as governor. Anong naging rason na you really stick? Okay, putulin natin. Basahin natin yung brief biography nitong si Governor Ruel de Gamo. Siya po ay ipinanganak noong April 29, 1966 and unfortunately pinatay noong March 4, 2023 at the age of 56. Siya po ay nagsilbing gobernador sa Negros Oriental mula noong 2011 hanggang 2022. Kasi yung counting ng pagiging gobernador noong 2010 hanggang 2013, hindi po yun kasama sa kanyang pagbilang bilang tatlong termer na gobernador. Kaya ang halalan, walang tumalo sa kanya. From 2013, 16, nagkamali ba ako? Tingnan niya natin. Kasi nakalagay po dito, he served as governor from 2011-2022. Tama. 16 ang unang re-election niya, tapos 19 ikalawang re-election niya, at ikatlong re-election niya bilang third term governor nitong pong May 2022. Nakalagay pa po dito, siya po ay naging vice governor from 2010-2011 during the time na bigla ang namatay yung nahalal po na governor, at naging municipal councilor ng Shaton noong 1998-2007. Kaya pala sinasabi ni Governor De Gamo dito sa interview na ito kanina, eh hindi niya po inakala na magiging gobernador siya kasi wala siyang chief executive positions, hindi po siya naging mayor, ano. Tuloy muna natin 'tong video bago po tayo dumako doon sa kanyang biography. To your decision na ipagpatuloy kong pagiging gobernador ko. Ano nakita mo sa Negros Oriental? Yung paglalait. I became strong and I strive hard. I really work hard na talaga inapakita ko sa kanila na yung nung minamaliin niya ako, talagang hindi yun. So, yun. Hindi sa nagyayabang tayo. I assume office 2011. And then, election is 2013. I ran in 2013. Because sabi ko, napuntahan ko yung mga almost one half of the total number of barangays here. And then nakikita naman yung ospital, pinaano ko talaga kaagad. Yung ospital natin, pinabago ko. Lahat ng barangay, nilagyan ko ng projects na talagang pumunta talaga ako doon sa barangay. So you ran in 2013 as governor. Anong hatid na promise mo sa mga tao na pag ako ihalal nyo na gobernador? Sinabi ko lang sa kanila, I will continue to remain focused on what I have started in 2 years. Okay, tuloy natin yung kanyang biography. Ano? In 2010 elections, siya po ay nakakuha ng pinakamaraming boto bilang provincial board member.
at siya po ay naging gobernador as nabanggit na natin kanina noong pong 2011. Pero nasuspindi po pala siya sa opisina noong 2017 hanggang siya po ay makabalik noong October 2017 hanggang siya ay makabalik noong January 2018. Ito ay sa kadahilanan na na-dismiss na po yung reklamo po sa kanya sa ombudsman for allegedly misappropriating public funds. Okay? Siya po ay nakalaban ng kapatid ni Congressman Terbes nito pong nakaraang May 2022 elections at una pong ipinroklama bilang panalo ito pong si Fried Henry Teves. Pero makalipas po ang ilang buwan, yung reklamo niya po doon sa isang kumandidato na si Roel De Gamo bilang isang nuisance candidate ay pinaboran po ng COMELEC. Kaya naman ang mga boto po na nakuha nitong si Roel De Gamo bilang nuisance candidate ay na-transfer dito po kay Governor Roel De Gamo at doon po natalo niya sa bilang itong si Governor Fried Henry Teves. At yan po ay hindi naman kaagad na upuan ng gobernador na si Roel De Gamo dahil nga po meron pong due process. Ipinail po ni Governor Fried Henry Teves yung kanyang petisyon para po ibasura yung naging resolusyon ng division po ng COMELEC, subalit hindi po ito pinatigan ng COMELEC and Bank kaya inakit po ito sa Korte Suprema. And after nga po ng ilang buwan, February 14, 2023, nilabas po ng Korte Suprema ang desisyon at dineklarang wala pong irregularity or grave abuse of discretion sa parte po ng COMELEC nung inissue po nilang resolution declaring Roel De Gamo as a nuisance candidate. Kaya ito po ay nagpatibay sa kanyang posisyon bilang gobernador and since then, seryoso na po ang kanyang naging paglilingkod sa... In fact, bago pa lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, from October to February, marami na po sa kanyang Facebook page, makikita po natin kung paano po siya nagsisilbi sa kanilang mga kababayan. At ito po yung senior, hindi ko lang kasi maintindihan mga tol eh. Ang problema kasi is yung senior na video noong November, sometime in November or October, dito po sa page ni Governor De Gamo, ay Bisaya. Hindi ko po maintindihan pero parang ang lumalabas po dito, hanapin ko lang bahagya ano, doon po sa talumpati ni Governor De Gamo ay parang binabalaan niya. Ito na lang, ikwento ko na lang siguro sa abot ng aking idea kasi hindi ko talaga maintindihan eh yung sinasabi ni Governor De Gamo dito sa kanyang naging talumpati noong October, hindi, November po yata yung 2022. Nagbababala po siya sa lahat po ng mga gambling lord, drug lord, at mga illegalista sa kanyang probinsya. Marahil, isa po yun sa kadahilanan kung bakit maraming nagagalit sa kanya ng mga illegalista at hindi naman maikakaila din na nitong mga nakaraang araw, natumbok na po ng ating kapulisan kung sino po ang sinasabing mastermind. Ito nga po, allegedly ay si Congressman Arnie Teves na itinuturing po na kalaban po sa politika ng mga De Gamo. Kaya sa pangyayaring iyan mga tol, bagamat hindi pa natin pwedeng husgahan itong si Congressman Arnie Teves, pero ang investigasyon ng ating kapulisan ay matibay ang kanilang mga ebidensya laban po dito kay Congressman Arnie Teves na siyang di umano'y nagpapatay kay Governor De Gamo. Isama na po natin diyan yung nakuhang mga firearms, recovered firearms nung nakaraang araw lamang at nung ito po ay idaan sa pagsusuri ng ating forensic division diyan po sa PNP ay lumabas na yung ginamit nga po na baril dito po kay Governor De Gamo nung siya po ay patayin ay siyang natagpuan doon po sa na-recovered nga ng mga baril nung nakaraang araw ng ating mga kapulisan. But going back, dito po sa kwento ng buhay nito pong si Governor De Gamo, ito pa po yung isa sa mga kwento na dapat po nating malaman simula po nung siya po ay bata pa lamang. Panoorin natin muli ang kanyang kwento ng buhay. Pag walang huling isda, batid niya na ang kanyang hinaharap
ang nalilika ng ampas ng alon para sa batang si Ruel. Sa murang edad, batid niya na ang kanyang hinaharap na kasalalay sa sagganang yaman sa ilalim ng dagat. Umaraw man o umulan, kalmado man o mabangis ang alon, kinailangan nilang sumuong sa laot. Dahil kung hindi, wala silang maihahain sa kanilang hapagkainan. Ang pangkang pangisda ang nagsibi niyang pangalawang tahanan. Ang pinagtabi-tabing kahon ng yelo ang nagsilbi niyang kama. Hindi alintana ang labig na dumadampi sa kanya. Ganitong buhay ang kinagisna ng batang si Ruel. Salamat sa yaman ng dagat, unti-unting nakaluwag-luwag sa buhay ang kanilang pamilya. Nakapag-aral siya sa magandang eskolahan kalaunan, bit-bit ang pangarap na maging isang inhinyero balang araw. Nakapagtapos ng kolehiyo, naging lisensyadong inhinyero na ibangon ang sarili mula sa hamon ng kahapon. Ngunit ayon nga sa kasabihan, mahalagang balikan ang pinanggagalingan gaano man kalayo ang ating nakamtan. Kaya naman sa pagkamit niya ng tagumpay, hindi kinaligtaan ni Ruel na magtanaw ng utang na loob sa lipunang humubog sa kanyang pangarap. Mula sa pangingisda hanggang sa pagiging isang engineer, wala sa hinagap ni Ruel na mapapasok siya sa karera ng politika. Ngunit alam niyang ito ang pinakamabisang paraan upang makatulong sa mga kababayan niyang nangangailangan. Masasabing kapalaran na ang nagpasya sa bukas ni Ruel dahil ang batang nooy nangarap lamang na maiahon ang kanilang pamilya mula sa daluyong ng kahirapan. Ngayon, napupuno na ng pangarap na maiangat ang libo-libong taong tulad niya ay sinubok din ng tadhana. Napakaganda ng kwento, no? Kaso lang naputol kagad sa murang edad, 56 years old. Sayang talaga ang buhay po nitong si Governor De Gamo. Ang isa sa mga patotoo kung gaano po kabuti itong si Governor De Gamo, ito pong video na ito na isi-share ko pong panoorin natin. Ano? Ito po. Kung saan siya po ay pinasasalamatan ng isang magulang, pero sana Tagalog eh, kaso lang, try na lang natin ano, sa mga hindi po nakakaintindi ng Bisaya, katulad ko, naunawain kung ano po yung binabanggit po dito ng nagpapasalamat po dito kay Governor De Gamo. Pasalamat lang ko ni Gov sa iyong ama na anak kay Dilito Montilla. Dilito Miranda. Yung mga ganitong tagpo ang isa sa dahilan, ang dahilan rather, kung bakit po naging mapanganib sa buhay itong si, sa kanyang buhay ito pong si Governor De Gamo. Kasi ito pong mga huling photograph bago po siya pinatay, kahit Sabado po nang na dapat nagpapahinga po siya kasama ng kanyang pamilya, eh mas pinipili niya pong maglingkod sa kanyang mga constituents at inaalam po ang kanilang mga problema nang sa ganon, makatulong po ang provincial government at kung ano pa yung pwedeng i-extend ng tulong mula po sa kanya. Isa sa mga patunay dito na nakalulungkot talaga ang pangyayari na to, yung kwento po ng isang ama na kaya po pumunta dito sa pagtitipo na ito nung umaga nung Marso 4, 2023 ay para humingi po ng tulong. Burial assistance. Ano? Yung isang ama ng tatlong taong gulang na bata ay namatay o ang tatlong taong gulang na bata ay namatay kaya yung kanyang ama pumila po dito. Hopefully na makakuha ng tulong para po sa burol ng kanyang anak, pero ang nangyari, napakasakit kasi bakit? Nadamay po yung ama na yon at magkasama na po sila ngayong nakaburol ng kanyang anak. Kaya hindi po katanggap-tanggap ito pong pangyayari sa araw na yon. Talagang sabi nga ni Governor Gwen Garcia, naalala ko na ngayon, merong nagtanong nakaraan, pero saan ko hahanapin yun? Ano? Isingit natin kasi pumasok sa isip ko
kung na-share ko, ano. Tingnan ko lang kung na-share ko yung sinasabi ni Governor Garcia. Ay, hindi ko na-share. Sandali, ay try nating hanapin, ano. Gov Garcia sinabi na may sayad ba? Sa utak ang nagpapatay. Tingnan niya natin. Ito, tinawag na Sick Mind. I-play po natin ang balita po na ito mula po sa SMNI. Nang sa ganon, yung nag-request nung kahapon, kagabi nga yata yun, ano, ay maibigay po natin kung ano po reaction natin, ang reaction dito sa sinabi ni Governor Gwen Garcia. SMNI, truth that matters. Tinawag na may sira sa ulo ni Cebu Governor Gwen Garcia ang utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Alamin ang balita niyan mula kay Charmaine Balago. Isang magiting na leader ang nawala para sa probinsya ng Negros Oriental. Leader na ang puso ay para sa masa. Ganito ang mabibigat na sinabi ng kapwa niya gobernador na si Governor Garcia para kay Governor Digamo. Sa kabila ng napakahigpit na schedule ni Cebu Governor Gwen Garcia ay nakuha pa rin itong lumipad papuntang Dumaguete City upang dalhin ang pakikiramay ng buong probinsya ng Cebu para sa pamilya ni Governor Digamo. Dumating alas 11 ng tanghali si Governor Gwen sakay ng isang private shopper kasama sina Cebu Provincial Board Member Glenn Soco, Board Member Mike Villamor at 5th District Board Member Red Duterte. He was a very good friend. We would support each other on issues that would affect our provinces, like for example, noon yung ASF. Even in trying to open the tourism, no? To reopen tourism in the midst of the pandemic, he was always very supportive. Kaya I am really very shocked and very saddened. Such a dedicated public servant would be killed so brutally, and now Negros Oriental na nakunan ng isang a great leader and one who was always with the people, one who always felt for the masses. That was Governor Roel. Gaya ni Governor Gwen, mahabang panahon rin ang ginugol ni Digamo bilang public servant sa kanilang probinsya. Kaya naman, hindi mapigil ni Governor Gwen na magpalabas ng matutulis na salita sa mga gumawa nito kay Governor Digamo. Masyadong barbaric ang kalang ginawa. Can only come from a sick mind na yung mga gumawa ay talaga sick na yun. Pero yung nag-upos, talagang sicker than those psychopaths. Okay. Yung pananaw natin sa sinabi po ni Governor Gwen Garcia, it is just an expression of disgust, ano. Syempre, kaibigan niya po si Governor Ruel Digamo. Totoo naman, niiyak si Mama Dog, bakit? Mamaya, ah. Totoo naman na ito pong si Governor Ruel Digamo ay napakabuting tao. Kaya ang magpapapatay dito ay talagang meron po masasabi natin na may problema po sa pag-iisip. Kasi hindi po iyan gawain ng isang matinong tao. Ano? Lahat po tayo, kung tayo po ay matino, hindi po tayo makakaisip ng masama sa ating kapwa. Hindi po natin iisipin na agrabyaduhin ang ating kapwa kung tayo po ay nasa tama ang pag-iisip. Lalong-lalo na kung ikaw po ay nagpapatay ng tao. It doesn't mean naman na literal po ang ibig sabihin nun. Na yung nag-utos dito na sa ngayon, ang inaalegasyonan ay sa katauhan ni Governor ani Congressman Arnie Tebes na siya ay baliw. Hindi po literal ang ibig sabihin doon ni Governor Garcia. It is just an expression of disgust. Again, siya po ay very dismayado sa nangyari. At siguro, yung kanyang expression na yon is mere expression of anger also. Ano? Na kanya talagang tinutuligsa, na kanyang kinukonsiderang karumal-dumal ang ganong gawain at ganong kaisipan, katulad po ng kanyang mga sinambit na
may problema nga sa pag-iisip ang mga gumawa nito, lalong-lalo na yung nag-utos po ng pagpatay kay Governor De Gamo. Again, hindi po yun literal na may sayad sa ulo. Kasi alam naman po natin kung ano po ang literal na meron pong na literal na may sayad sa ulo ng isang tao. Eh, perhaps kung alam niya na noong mga panahong iyon na si Congressman Arnie Tebes ang tinuturo bilang alleged mastermind, eh alam din naman ni Governor De Gamo na hindi naman si Raulo, ito pong si Congressman Arnie Tebes. Kaya wag natin pasamain masyado ang sitwasyon at ayaw din naman natin na hindi maging maganda ang imahe nitong si Governor Garcia. Bakit ba Garcia ako ng Garcia? Garcia sa harapan po ng publiko. Inuulit po natin, kung ikaw isang kaibigan mo ang masaktan, more so mapatay, tingin ko naman magagalit ka din. At masasabi mo ang mga hindi dapat na masabi kung minsan dahil siyempre siya po ay isang tao lang din naman. Maraming salamat, by the way, gaan po sa super sticker, ano? Esme, thank you so much. O, sige, patuloy po natin panoorin ang balita po. Pit na mga yakap at masinsinang pag-uusap ang naganap sa maikling pagdalaw ni Governor Gwen sa Dumaguete. At ito'y malaking bagay para sa may bahay nitong si Pamplona Mayor Janice De Gamo upang magbigay lakas ng loob sa kinakaharap na hamon. Bagamat totoo na sadyang magulo ang takbo ng politika sa Negros Oriental, may iniwang mensahe si Garcia sa mga kagaya niyang totoo ang paninilbihan sa taong bayan. Tamo, dalawa lang yan eh. If you don't like what you're doing, mahirap yung trabaho. But if it's coming from your heart and it's a passion, hindi mahirap. That's why we identify with each other, Governor Ruel and I. Na para sa amin, kahit na anong oras na... Kaya ganun ang nangyari. Kahit Sabado nagtatrabaho itong si Governor De Gamo dahil nga po tinitingnan niya ang kanyang profesyon bilang isang public servant na dapat minamahal mo, ginagawa mo ang trabaho nang merong kang sigla dahil nga ito ay nakakatulong sa iyong pagkatao. Kasi ganun lang naman yung mga tol eh. Kapag tayo bilang isang once in your lifetime siguro nakatulong kayo sa ibang tao. Ako, naging public servant ako, naging pulis ako. Nung mga unang taon, masaya ako eh. I enjoy my work. Talagang very idealistic ang datingan mo. Siyempre, fresh ka from training eh. Ganun yan eh. Pagka fresh from training ang isang uniform personnel, medyo idealistic ka. Kaso lang, as you go on with your career, papasok ngayon yung mga iba't ibang factors at unti-unting magbabago yung pananaw mo sa mga bagay-bagay. Hanggang sa dumating yung punto na hindi na nga ako masaya, kaya tinatamad na ako sa trabaho. Pero itong si Governor Ruel De Gamo, hanggang sa huling sandali po ng kanyang buhay, hindi niya po na experience yung pagkagiging tamad sa kanyang pagiging public servant. Ito po ang mga huling photograph muli ng kanyang paglilingkod bayan diyan po sa lalawigan po ng Negros Oriental. At syempre, alam naman ng ating Pangulo ngayon kung gaano po kahalaga na maibalik ang order diyan po sa Negros Oriental. Kaya naman, kaugnay po niya ang pagbabalik ng kaayusan at katiwasayan, ito na po yung movement ng mga sundalo papunta po dyan sa Negros Oriental. Nagkaroon na po ng mass movement and deployment ang mga sundalo. Mahigit po sa 10,000 sundalo ang ipapakalat po sa kabuuan po ng lalawigan ng Negros Oriental. Hindi lamang para panatilihin ang peace and order, kung hindi saliksikin, alamin kung saan nagtatago sa lalawigan ang mga natitira pang mga suspect na kasama po sa pagpatay kay Governor De Gamo at saka 8 pang iba at pagkakasugat po ng 17 pang mga katao. Ayon po kasi sa intelligence, hindi daw po nakalabas sa Negros Oriental ang mga suspect. Ito nga po ay itinatago daw ng ilang mga tao diyan sa Negros Oriental at binabalaan kayo ng otoridad na hindi magtatagal, kayo po ay mahuhuli, kaya better for you to surrender. In fact, no other than the president ang nagsabi po ng mga bagay na yan, na kayo po ay makakatakbo pero hindi po kayo makakapagtago. Kaya it's best option po sa inyo, na the best options sa mga suspect na ito is sumuko. Yan po ang naging pahayag ng ating mahal na Pangulo.
At para naman sa mastermind, allegedly, ng krimen na ito, hinihimok po ni Representative, Speaker Romualdez na sumuko na, umuwi na rito, bumalik na po rito itong si Congressman Arnie Tebes sapagkat paso na nga po yung kanyang travel clearance. At the same time, harapin niya yung mga kasong ibinabato po sa kanya. Ang latest locations na sinasabi po ayon po sa ating mga otoridad ay wala na po sa Estados Unidos ito pong si Congressman Arnie Tebes at somewhere in Asia na daw po ito. Pero hindi po matukoy ng ating gobyerno kung saan pong bansa sa Asia ngayon naroroon itong si Congressman Arnie Tebes. Hindi natin alam kung ito po ay babalik pa dito sa Pilipinas kasi whether they like it or not, ang mga ebidensya na nagtuturo dito kay Congressman Arnie Tebes ay maituturing pong malakas. At talagang hindi po maikakaila na siya po ang itinuturo ng mga suspect na nag-utos po sa pagpapapatay dito po kay Governor Ruel Degamo. Anyway, yan naman po ay talagang kapalaran na siguro nitong si Governor Degamo kaya ang magagawa na lamang po natin ay ipanalangin ang kalakasan po ng kanyang pamilya na sa mga pagkakataong ito, patuloy po silang bigyan ng kalakasan na ang pagsubok nga na ito sa kanilang buhay ay kanilang malagpasan. Sinasabi po ni Mayor Janice Degamo, ang may bahay po ng ating gobernador dyan sa Negros Oriental, na sila po ay natatakot. Pero hindi po sila magpapadala sa takot at hahanapin po nila ang hustisya para po sa pagpanaw, hindi lamang ni Governor Degamo, kung hindi po ang lahat ng mga naging biktima dyan po sa massacre sa May Pamplona. Okay, yan lamang muna ang update natin muli dito po sa ating pagsubaybay sa buhay po ni Governor Ruel Degamo. And last thing lang, patuloy po natin itong susubaybayan kasi inuulit po natin, ginagamit po ito ngayon ng kalaban natin sa politika laban po sa ating kasalukuyang administrasyon. Si Maharlika, nakisawsaw na po dito, nakailang live streaming na po siya pero hindi ko muna pinapansin. Si Gcash Boy, I believe sumawsaw na din dito at ang iba pang mga anti-Marcos vlogger, particularly yung mga vlogger nitong si Gerald Bantag, parang sumaside sila ngayon kay Arnie Tebes. Wala namang problema doon kasi yun naman talaga ang kanilang nature, ang kanilang pagkatao, ang kumampi sa mga napagbibintangan ng pagpatay. Hindi natin sila masisisi, baka ganun din po ang kanilang mga pag-uugali. Okay, maraming salamat. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Pero syempre, bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout muli! Maraming